Boss. Mungkel. Di. Ay. Ang matilyo para sa tumba. Sabi na. Bari na. Sabi. Sige. Oo. So, mapay na yung kaya na. Lapit, lapit, lapit lang mga kapatid.
Right, mga kamukil. So, ayan na, yung kinabit nating hamba, no? So, kahit nasabihin natin simple lang, mga kamukil, kahit nasabihin nila sa mga marunong, basic na lang yan, napakadali lang yan, no? So, sa mga hindi pa nakakaalam talaga kung paano diskartihan ang pagkabit ng hamba, mahirap to. So, i-explain ko, mga kamukil, kung bakit kailangan natin ganyanin. So, yung nakasanayan natin, mga kamukil, sa pagkabit ng mga pintuan, ng mga hamba sa pintuan, kapag mga tubular o sa simento, sa konkrito, napakadali lang naman sa konkrito kasi kapag masikip siya, kailangan lang natin tiltilin, tiktikin para magkasya itong hamba natin. Dito sa tubular, mga kamukil, may kaibahan, napakalaking kaibahan. Oh. So, madalas nating nararanasan ito o nalalaman, unahin muna natin sa pagpurma, patay ito ng mga bakal, tapos kung gaano kalaki yung ating pintuan, yun yung ititira natin. Ganun din sa kabila, patay ito ng bakal. So, kung gaano ka laki ng ating door jam na ikakabit, ganun lang din yung ititira natin. So, ganun yung nakasanayan natin. So, ang mangyayari-nyari doon, pag inuna natin sa pagpurma itong mga tubular, tinira na lang natin kung gaano kalaki yung pinto, door jam na ipapasok natin doon, hindi talaga mapapasok natin to. Lalo na, pag nag-studying kayo, wala yung door jam. O sabihin na lang natin, mamaya na lang yung door jam, panghuli na lang yan kasi isasalpak na lang natin yan. Ganun yung ratio natin. So, yung inuuna natin, tinatakpan muna natin lahat. Dinubulingan muna natin lahat, yung mga dingding. Tapos, pagtrabaho na natin sa hamba, salpak na lang natin ngayon. Hindi, pag hindi siya makakasya, yun yung pinakamahirap kasi nakadubululing na tayo dito. Kumplito na. So, yung unang pangit na tingnan niyan dito, magkakaroon niya ng awang kahit anuhin nyo. So ngayon, tatanggalin nyo ngayon itong brace. So ang gagawin nyo na lang, ididikit ito, itutulak to dito ngayon para maging walang awang dito. Ayan, sa gilid. So ang mangyayari na naman ngayon, pagkabit na naman natin yung pintuan kasi hindi na pantay-pantay itong lapres natin. So doon naman tayo mahihirapan. So sa ganitong paraan, madali lang siya. Unang-una nga, pangalawa na reason kung bakit ginanito ko siya. Kasi minsan madalas sinasabi ko, may mga black screw pa tayong makikita dito sa harap. Yun yung ginagawang pampakapit sa door jam natin. So ito sa akin, mga kamukil, nagpapansin nyo, wala tayong nakikitang black screw. Ano mang bagay na pinapakapit natin doon sa bakal, sa tubular, papuntang hamba natin. Wala, di ba? So yung sikreto dyan, nandito siya nakalagay sa likod. Dito ko siya nilagay sa likurang parte. So yung haba niyan, mga kamukil, thick screw yan ginamit ko, 3 inches kasi ito lang naman pinaka-standard na haba ng thick screw. Ayan. So may isang pulgada siyang kumakain ngayon sa ating hamba na kahoy. So malinis siyang tingnan kasi nandito. So pag takip natin yan, ayan, dahil plastado na siya, wala na siyang awang, hindi natin nagalaw yung mga brace niya, ganun pa rin yung settings ng hamba na yan. So pagpasok natin sa pintuan, hindi tayo mahihirapan. Right? So ngayon, baka sabihin nyo, hindi ka nga naghulog, mga kamukil, hindi mo nga yan hinulugan para makuha natin yung tuwid, itong tubular natin, mga kamukil, tuwid na to. No? So sa pag-layout pa lang, kailangan makukuha na natin yung mga perfectong sukat-sukat, and then naka-eskwala yung mga layout natin sa taas, pati dito sa baba. No? Yun yung pinaka-importante. So itong tubular, tuwid na to, hindi na natin kailangan hulugan pa yung hamba natin. Sukatin na lang natin mula dito sa tubular. Ito, nag-nosing ako ng isang pulgada, 1 inch. Yan. So, dito sa taas, 1 inch siya. So, kailangan pagdating sa baba, 1 inch din siya. Para pantay siya. So, hindi na natin, no need na nating hulugan to. Alright? So, ganun lamang po yung diskarte. So, maniwala kayo sa akin, mga kamukil, lahat po ng error dito sa tubular, naranasan ko na. No? Naranasan ko na. So, naranasan ko na rin na pinukpok, pinipi ko tong ano, niupi ko tong tubular. Kasi talagang hindi mapasok yung hamba kahit anong diskarte ko. Pareho nung sinukat ko, yung hamba, yung laki ng tinira ko dito sa para sa pintuan natin para papasukan ng hamba. Nung nagawa ko na lahat, isasalpak ko na sana yung hamba. Hindi na siya magkasya. No? So, unang-una kasi, kung bakit hindi siya magkasya, nagugulat tayo. Sakto naman yung sa sukat, yung tinira ko, ganun yung ratio natin. Ang mangyayari kasi dyan, mga kamukil, pag nag-bridging tayo, pag nag-studying tayo, na-bridging na tayo dito, matutulak to paunti-unti. Kasi
sa cut natin, palaging may allowance tayong isang 1 mm. Lagi yan. Minsan nga, mas mataas pa sa 1 mm, 3 mm to 2 mm yung ginagawa natin. Kasi para pagpukpuk natin, may kahigpitan pa siya dito. Hindi siya mahuhulog, hindi tayo mahirapang mag-spot. So ang nangyayari, unti-unting tinutulak tong gilid ng ating tinitira para sa hamba. So pagpasok natin sa hamba, hindi na siya mapasok. Ganon din sa kabila. Pag nag-bridging tayo, unti-unti rin yung tinulak papunta dito. So yun po yung reason kung bakit kailangan pag mag-layout na kayo ng kwarto, na-tubular yung gamit, mag-framing na kayo sa inyong mga kwarto, kailangan nandyan na yung hamba natin. So una, ilalagay nyo itong una, isa. Itong pinaka-base niya, ito yung magiging base ng ating hamba. Tapos, pagka nalagay na to, salpak nyo kaagad yung hamba. Dikit nyo kaagad. Okay? Basta importante, sa pag-layout pa lang sa baba, naka-prepare na, no? Yung laki ng ating hamba dyan. Kung gaano siya kalaki, yun yung puputulin natin. Right? So, hanggang dito lang yung tubular. O, sa pag-layout pa yan kanina, kinuha ko na kung gaano kalaki itong hamba natin. Yan. So, hindi ko muna siya brinijingan. Kasi kung brinijingan natin, na hindi pa nakakabit yung hamba, alam kong matutulak to, paunti-unti, matutulak paunti-unti to. Ganun din sa kabila. So, kailangan talaga mga kamukil, mas maganda pag mag-priming na ng mga kwarto, mag-layout na ng kwarto na ganito yung pagkabanat nyo, tubular, nandyan na talaga yung hamba. Yun yung pinakamadaling diskarte at madali na lang yung trabaho natin dyan. So, nalagay ko na yung hamba. O bukas, bridging na lang ako mag-bridging. Right? So yan lang mga kamukil na, yung mapapaabot ko sa inyo na sana mapagpulutan nyo ng idea kung paano ko kinabit yung hamba. So dito mga kamukil, update tayo. Nakapaglagay na kami ng trigang switch. Yan. So paano ko rin yan nilagay? Papaabot ko rin yan sa inyo. Sa madaling paraan lang, no? Kung paano yan nilagay. Kasi minsan nakikita natin kapag ka mga ganito, nakalabas to, dyan, utility box dito, makikita natin, tapos nakapatong siya. Yan, utility box dito. Kalabas yung utility, tapos nakapatong lang tong switch natin. So, ang pangit tingnan. So, sa ganitong paraan, makikita nyo naman, papabot ko din yan sa inyo kung paano yan nilagay. No? Sa madaling paraan. Right, mga mongkel, maraming salamat. Once again, Mongkel, on the vlog. Thank you.